Good afternoon, ma'am and classmates. We are the group 14, which will be reporting the section 16 in article number 3 in Philippine Bill of Rights. Next slide. Before we start our report, let me introduce myself, Gerald Tamayo, and my two group mates, Gail Passion and Josep Alag. As the introduction of this report, what is Bill of Rights? Next slide, please. What is Bill of Rights? Next slide, please. It is the declaration and enumeration of a person's rights and privilege which the Constitution is designed to protect against violation by the government or by individual or group of individuals. Bill of Rights consists of two sections. When we say rights, ito ay tumutukoy sa karapatan ng bawat Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Pero hindi lang sa karapatan natin ginagamit ang Bill of Rights, ginagamit din ito para protektahan ang ating karapatang pantao laban sa mga abusadong nilalang. Ang Bill of Rights ay binubuo ng 22 section at dito nakasaad ang mga karapatan nating mga Pilipino. Next slide, please. Ngayon, magtungo na tayo sa Section 16 sa Article 3 ng Philippine Bill of Rights. Section 16. All persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi or quasi-judicial or administrative bodies. Sinasabi lamang sa section na ito na dapat magkaroon ang lahat ng mga tao ng karapatan sa madaliang paglutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga pag-uusap sa mga hukuman or pampangasiwang aspekto. Yan lamang po ang aking maibabahagi. Now let us listen to my groupmate, Josep Alag, to continue our topic for today. Thank you. Okay, salamat Mr. Gerald. So as we see, Section 16. So basahin ulit natin, Section 16. All persons shall have the rights to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. So yun, parang klaro naman, nandito sa section na ito is lahat ng tao na nag-commit ng crime or nasangkot sa mga crimes na nangyayari is kailangan ng agarang mahatulan or agarang mabigyan ng karampatang parusa. So yun nga, dagdag ko lang sa Article 8, Section 15. Sa Supreme Court, meron silang time limit na binibigay. Meron silang 24 months para maghatol o maglabas ng parusa doon sa taong nasasakdal. And sa Court of Appeals, meron silang 12 months. And sa lower court, meron lamang silang 3 months. Pero hindi pa rin ito nasusunod minsan kasi yun nga, hindi malaman na kadahilanan basta ang tawag sinunod. Minsan lumalagpas yung Supreme Court, lumalagpas sila sa paghatol kasi may mga karampatang dahilan. So yun lang yung masasabi ko. So ikaw naman, Miss Raisa. Thank you, Mr. Tamayo. So let's go with speedy disposition. Sabi dito, ang karapatan sa mabilis na disposisyon ng mga kaso ay nilalabag lamang kapag mayroong labis na pagkaantala o pagkaudyo. Ang difference between speedy trial and speedy disposition of cases. So, sinasabi dito na ang rights to speedy trial ay maaari lamang gamitin sa mga kriminal na pag-imbestiga laban sa mga hukuman ng batas, habang rights to speedy disposition ay maaaring gamitin sa anumang tribunal, judicial man o quasi-judicial. So
So para malinawan tayo, ang tribunal po ay personalidad o institusyon na may otoridad na humatol sa o tumukoy ng mga hindi pagkakaunawaan. Yan lang po. That's all, ma'am. Thank you po. Thank you, classmates.